On the presence of the mass base, yung mga urban poor na nakikita natin, so more on Camanaba area, andun sila. But just like what have been explained earlier, doon kasi sa mga lugar na ito, ito na sabi natin mga mass base, walang mga armed component, but ito yung nakukonvince sila to join rallies and maging basis ng mga front activities na sumusuporta doon sa armed component nila. That's why one of the efforts na gagawin natin is to engage with the different sectors na possibling madali or vulnerable for the recruitment of the CVP-NPA. And these are ito mga workers on the different companies and business establishments na possibly napapasok ng mga grupo na eventually ang habol is o bagsak yung kanilang yung kinami activities. Well, ito mga schools natin, hindi na ito sikreto, alam na natin lahat. Dahil recently, pati yung mga magulang ng mga estudyante ay sa lumutang na. So, and even those who are students before that were recruited by the NPA na naging recruiter at ngayon ay bumalik, sila mismo nagsalita. So, alam natin yung nangyari. And these things ngayon, more than ever, nakita natin na the height of the awareness of the public is ngayon na. We've started this and the momentum is ongoing. So, with the objective of this creation of the task force to end the local armed conflict, ipupursu natin dito sa Metro Manila and all the regions of the country. On the part of the DILG, we were tasked to monitor the specific activities and programs for which the local government has to follow. Number one, kung identified ang city sa mas maraming urban poor na maraming makakaliwa, they should set a dialogue at least for them. May mga labor union na ina-address na ng local government through an ordinance. So these activities ina-address to curb communism is to address the real issues. Poverty, labor disputes. So yun po yun. Yun po yung tinitingnan ko ngayon namin.